Chloe. Hala, kalagot ka. Nag-iyak si Jessica. Sinapak mo daw may pasa dito. Eh, siya kaya ang nauuna. Kahit ako ang nauna, dapat hindi mo pa rin ako sinapak. Tignan mo, may pasa ako. Kawasa ka, sinabihan mo akong may putok. Hala ka, Chloe. Andiyan na pati yung mama ni Jessica. Lagot ka. Lagot ka sa mama ko. Humanda ka. Beep. Sino dito si Chloe? Ako po. Ikaw? Opo. Pagpasensyaan mo na yung anak ko, ha? Hindi okay lang naman po sa akin, tita, eh. Kaso, sinabihan niya akong may putok po, eh. Ako nang bahala dito. Inay, ako na po yung may pasa, eh. Kulang pa yan. Dapat nga binugbog yung mukha mo, eh. Nagigigil ako sa'yo, ha? Sa susunod, Chloe, ha? Kapag inasar ka nito, bugbugin mo yung mukha, yung tipo mong hihiram siya ng mukha sa aso. Halika dito. Tayo naman kasi, parang hindi niyo ako anak. Ah, inay, asan po yung kapatid kong si Angeline? Inutusan ko mag-grocery. Ay, nako, inay. Alam niyo po ba may nagsabi sa akin, kapag inuutusan niyo yung mag-grocery, kung saan-saan niyo nagpupunta, siguro may jowa yan, anay. Nakatakot yan kapag yan nagdali-dali. Ay, nako, magkakaroon ka ng apo ng maaga. Beep! Nay, nandito na po ako. Saan kayo naman ang galing? Sa grocery po. O, ba't ang tagal-tagal mo? Mahaba po kasi yung pila. Ay, lumang dahilan na yan. Dapat pala, hindi na ikaw yung inutusan ko mag-grocery. Sabi ng kapatid mo si Kiray, may jowa ka na daw. Siguro, kung bakit ang tagal-tagal mong bumalik kasi nakipagkita ka pa dyan sa jowa mo. Kapag ikaw na buntis-buntis, papabayaan kitang bata ka, ha? Tapos, alam ko dyan sa lalaking yan, iiwan ka din yan, katulad ng ginawa sa akin ng papa mo. Kapag iniwan ka yan, magugutom ka. Kapag nagutom ka, pupunta ka sa akin. Pag pumunta ka, sasakit yung ulo ko. Kaya ikaw, kumulong ka dito sa bahay. Oh, Kiray, saan ka naman mapunta? Nay, mabili lang po ako ng toyo at saka kamatis at suka. Sigurado ay mo makakabalik ka kaagad kasi kailangan kita dito, ang daming gawain sa bahay. Opo, Nay. Beep! Nay, andito na po ako. Abay, nagbalik ka pa, ha? At kulang pa yata yung layas mo. Nagdala ka pa ng problema. Lumayas ka, papasakitin mo lang yung ulo ko. Kinilamat. Beep! Nay, bumalik po kami. Baka sakali pong tanggapin niyo po kami ng apo niyo. Ay, yun na ba yung apo ko? Ang cute-cute naman ng apo ko. Oh my God, nakakatuwa. At least, nak, may papamanahan na ako. At least, tama yung desisyon mong mag-anak na agad. Sus, inay, napaka-plastic mo. Nung una pa lang, pinapalayas-layas mo ako. Tapos ngayon, sera ka. Nawawalan ako ng pera. Sino sa inyong dalawa nagkuha? Ay, hindi ako, inay. Hindi ako nangingialam sa cabinet mo. Malamang si Ate Kiray yun. Anong ako? Eh, nagkuha lang ako ng pulbo doon sa cabinet mo, nay. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman, Kiray, ang nagkuha ng pera ko. Ano? Wala ka ng pa-load? Ha? O kaya gutom ka naman, lagi kang bumibili ng mga chicharya sa labas. Si Ate Kiray lang naman talaga yon, si Ate Kiray lang talaga yon. Ate, labas mo na. Hala, hindi ako, parabintang ka talaga. Hindi ako talaga, hindi po talaga po ako inay. Ikaw lang yon. Ate, labas mo na. Ilabas mo na yung pera. Ilabas mo na yung pera. Ate, ilabas mo na. Ilabas mo na yung Kiray, pera. Ate, ilabas mo na. Ikaw, Kiray, ikaw, ilabas mo na. Ikaw, ilabas mo na yung pera. Ilabas mo na yung pera. Sinasabi ko na sa inyo, ulo, kung kinalaman sa mga ibinibintang niyo. Isa kalsado? Ah, Jessica, andyan na ba si ma'am? Ah, wala pa, pero andyan na siya sa gate. Oh my God, kala ko late na ako. Ah, Jessica, pwede bang humingi ng favor? Pakopya naman ng assignment, oh. Hindi ko kasi nagawa sa bahay kasi ang daming gawaing bahay, eh. San siya na, Chloe, ha? Hindi rin kasi ako nakagawa ng assignment, eh. Ah, sige, hahanap na lang ako kung sinong makokopyahan ko. Beep! Okay, class, pass your assignment. Ma'am, hindi ko po nagawa yung assignment kasi ang daming gawaing bahay. Wala ka na naman assignment. Lagi na lang yan dahilan mo. Ano pang i-grade ko sa'yo kung lagi kang walang assignment? Ah, ma'am, ito na po yung assignment ko. Oh, hindi nyo gayahin si Jessica. Laging merong assignment. Sabi walang assignment. Napakadamot talaga.